natin ay limited lamang sa eleksyon. At hindi dapat limited lang sa eleksyon. Kasi bago dumating ang 2025, may tatlong taon kung saan ang atake ay hindi maghihintay. Ang atake ng Estado sa lahat ng lumalaban ay tuloy-tuloy. At very, very real na magkakaroon ng atake sa ating karapatang pangtao, hindi lamang dahil meron na mga specific na mga example ng mga atake, hindi pa nga nakaupo sa kanyang upuan, marami nang ginawang mga violation sa human rights. May isang rally dito sa CHR, violently dispersed. Ang mga magsasaka sa Tinang 83, tama ba? 83, kinulong. And sa aming mga sariling laban sa kamakailan lang sa Bacolod, ang mga manggagawang naging strike ay dinispersed at sila pa dapat ang kakasuhan ng mga polis kung hindi lang natin napigilan. So, tuloy-tuloy ang atake at hindi ito naghihintay ng eleksyon. At itong atake ito magiging mas severe sa panahon ng presidency ni Bongbong Marcos. Bakit magiging mas severe sa panahon ni Bongbong Marcos? Dahil wala naman siyang tunay na suporta. Wala. Kung ikaw ay gumagamit ng mga troll farms at binabago mo pa ang kasaysayan, at gumagamit ka ng mga fake news at saka may mga false claims na umaabot ka pa sa mga kwento na kwentong kutsero tulad ng papalaganap na meron kang gold at doon mo isusulba ang problema sa kahirapan, yung gold na galing mo kay Italiano. Ibig sabihin nun, wala ka naman talagang makukuhang suporta kung magsabi ka ng katotohanan. Kaya ka nga gagawa ng kalokohan, ng kabulustugan ng mga claims. Dahil kailangan mong lokohin ang masa. Dahil kung sasabihin mo ang totoo, wala kang makukuhang suporta sa masa. At kung wala kang suporta sa masa at galing lang yung suporta mo sa mga false news at saka... Wala. Okay lang. Ang galing ang suporta mo sa mga false news at saka sa mga false claims, yan ay ticking time bomb. Dahil pag ikaw ay umupo, wala ka namang mo-offer, madaling makita na niloko mo lang ang karamihan sa masa. Kapag tinanong ka anong gagawin mo sa oil price high, ganun ang magiging natural. Ay, ano? Hello. Yan. Ganun ang magiging natural na sagot mo. Walang magagawa. And aabot lang yan sa ang masa ay aasa sa kanilang sarili. Sa kanilang sariling mga laban. Kung ikaw ay mga manggagawa, wala kang maasahan sa gobyerno. Kahit na sinasabi nila na 31 million ang bumoto sa kanilang masang Pilipino, ang masang Pilipino in the end walang papupuntahan kundi makikibaka. Ang mga manggagawa titindig sa kanilang sariling lakas, mag-organisa ng kanilang sariling union, ang mga magsasaka titindig sa kanilang sariling lakas, aabot sa hindi sila aasa sa gobyerno dahil hindi naman sila tutulungan ng gobyerno at kukunin dapat nila ang nararapat sa kanila. Ang mga maralita walang maasahan sa gobyerno, marirealize ng mga maralita na kailangan nilang tumindig sa kanilang sarili. At kung umabot sa ganon, anong magiging reaksyon ng isang presidente na namayagpag sa mga false news at false claim at false consent na minanufacture nila, anong magiging reaksyon? Iisa lang at iisa ang pwede niyang pupuntahan. At yan ang karahasan sa mga masang lumalaban at sa mga lahat ng na mga nag-organisa upang magkaroon ng totoong pagbabago sa ating lipunan. Kaya tuloy na tuloy ang mga human rights violations, tuloy na tuloy ang mga red tagging, tuloy na tuloy at mamamayagpag ang mga NTFLCAC, mamamayagpag ang mga pulis, ang mga tukhang, mamamayagpag ang mga abuso ng mga militar. Kaya hindi tayo dapat tumingin lamang sa eleksyon. Kailangan natin tumindig sa ating sarili at harapin ang mga laban na ito, harapin yung mga atake sa karapatang pangtao na linked up
sa fact na ang ating lipunan ay lipunang pinangahawakan ng mga elite sa gobyerno, ng mga property owners na hindi naman talaga kumakalinga sa masa. At yan ang karakter ng pamumunong elite. Walang totoong suporta sa masa kung hindi gagamit ng repression at hindi gagamit ng disip. Magkakamag-anak na kapag ikaw ay gumamit ng panloloko at pambubudol-pudol, kamag-anak lang din yan ng paggamit ng baril, paggamit ng pulis, paggamit ng militar, paggamit ng NTFLK. At lahat ng magkakamag-anak na yan ng pambubudol-pudol, pagpipake news at human rights violations ay nakakonsentra sa iisang tao ngayon sa Malacañang, at yan ay si Bongbong Marcos. Kaya hindi pwede na tayo ay mag-demobilize. Nung eleksyon, tumindig ang lahat, ang mga kabataan lalo na, upang i-reject ang prospect na isa na namang Marcos ang mamumuno sa Malacañang. Tumindig at nagpakita ang gilas bilang isang kilusan, hindi bilang election machinery. Hindi dapat mag-demobilize ang ganong kilusan na naglalayon o merong aspirasyon sa pagbabago. Kailangan tuloy ang laban. Kaya ito ang ating binibigyan natin ng full support, ang pagbubuo ng Human Rights People Empowerment Center. Makakaasa kayo na kasama nyo kami at ang mga manggagawa sa ilalim ng bukluran ng manggagawang Pilipino sa ating nag-iisa o pinag-iisang laban para sa karapatan pang tao, para sa demokrasya, at para sa isang makataong lipunan. Mabuhay tayong lahat. Thank you. Bring it on, di ba? Laban, basta.